Oh yes, hello guys. Hello, 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 hello. So, ito na naman tayo ngayon. Signed and compass paano gamitin at basahin. So, yung compass guys, yung compass at saka yung signed na kahit anong marka ay paano basahin. So, tignan nyo ito kung mayroon ba kayo nito na mga signed na halos magkatugma yan. So, may mga grupo din sa Facebook na para naka enter ako, naka ano ba yan, tawag na yan. Nakasali ako sa grupo. So, may nakita ko mga sign doon. So, napakadaling basahin. Kasi, so, yung sign na yon is triangle. Kahit na di na gamitan ng compass is matutuntun talaga. Triangle sign na may tatlong mga dots na malaki. So, di ko makapture kasi yung gamit kong uploader is ito lang cellphone na gamit natin pan live. So, wala pa tayong panahon na bumili ng mas high-tech na gadget. So, unahin muna natin yung pamilya natin. Ganun lang. So, yung mga update ko sa trabaho din namin doon sa mga distansya lang dito sa amin. So, abangan nyo lang kasi ina-upload ko naman yung anong update sa trabaho namin. Pero, kung may mahukay man, hindi ko papakita sa inyo. Alam nga naman kung may mahukay ako. Alangan man kung may nahukay ako, i-publish ko. Mahirap na. Delikado tayo dyan. Yung may nag-comment na gusto daw makita ebidensya kung anong nahukay natin na una hits. So, intindihin nyo lang po. So, kung ibabalik ko sa inyo yung mga katanungan ninyo, eh kung kayo ba makakuha, papakita niyo ba? Hindi kagaya ng iba na may nakuhang fake o bogus. Bogus yung pinapakita sa YouTube para lang paniwalaan sila. So ayaw ko yung gawin guys. Kasi mahirap na. Pero siguro, nung iba dyan, mayroon sigurong mga original siguro na pinapakita. Iwan ko lang. Basta ang alam ko yung totoo at saka hindi. So, tingnan nyo yan guys. May nag-miss call sa atin sa messenger. Hindi natin masasagot. Kasi interruption yung naka-live tayo. Na naka-live tapos alangan naman kung sagutin ko, so mawawala yung live natin, so sayang lang yung connection, di ba? So, parang napaisip na din ako, parang gusto ko nang bumili ng ano, yung 3310 na cellphone para pangtawag lang. Wala na yun ngayon. So, ito na guys. Simulan na natin yung i-demo ko sa inyo. Yung nakita kong triangle signed. So, dalawa yon, pero unahin mo na yung triangle sign. Papakita ko sa inyo kung paano i-demo, paano basahin. So, doon ko yung nakita sa Facebook page. So, siguro, mga kanina siguro, nasilip ko lang. Tapos, yung mga ibang message nga sa messenger, hindi ko na-reply yan.
yung importante lang nga. So try natin na mag-live kasi ito lang yung bakante natin. Pag madaling araw, bukas na naman, ano, punta natin sa site din na trinabaho natin. So ito na. Tingnan niyo lang guys, comment lang kayo para makita natin kung may nahukay ba na ano. May 'di ba klaro yung demo ko. So ano ba to? Babae ba to? Lalaki? Shell Michelle Yurong. So dito lang po kayo tumingin sa live natin kasi wala akong extrang cellphone na pang sagot sa iyo. Ano ba yan? So may cellphone ni naman iba dito pero hindi ako nangialam ng ibang cellphone. So yun lang. So yung compass din demo natin kung paano gamitin. So try ko yung best ko kung para siguradong may makuha kayong idea dito o para maintindihan nyo. So try ko lang kasi mahirap mag-explain sa i-demo kaong dito lang. So kung personal, so pwede. Pero try natin dito para may makuha ng idea. Guys, marami ding nag-comment sa atin sa Messenger. Tsaka dito din sa channel natin kung paano gamitin yung compass. So ito demo natin. Ito yung isusunod natin. So try natin, aabot tayo ng 2 oras sa live natin. So 7 minutes pa lang. So guys, yung bago pa lang naka visit sa channel natin. So hindi ko kayo pipilitin na mag-subscribe, mag-like at saka mag-share pero nagmamakaawa po ako sa inyo. Sana po mag-subscribe kayo. Joke lang. Joke lang po, joke. Hindi naman nabibili yung karapatan natin, di ba? Importante. Hindi naman pinipilit ko yung mag-subscribe. Joke lang yun, sir. Joke lang yun, ma'am, sir. Kaya nga natatawa ako kasi ano ba ako? Pero hindi naman ano yan. Ito yung triangle sign. Sayang lang. Sayang lang ano. Hindi nila naintindihan kung anong marka yung triangle at saka yung isa ring sign na nakita ko. Oops. Naload na ba daw ate ang kuan? Tanawa sa angwan, tanawa. Kise na suwa to. Tanawa, ipatanaw, i-check, i-double check ate. So, busy guys. Nagbinta tayo ng load dito para lang piso-piso yung ano natin. Pira na din. Yung trabaho natin ano napaka init doon tapos sa init niya tapos ano tayo sa ilog ayun
na subawan na tayo. Nalamigan. Nalamigan ba yun sa Tagalog? Ito. Yung nakita ko guys is ito. So form lang natin ng triangle. Ay di man ni tsada nga pintilpin. Walay pintilpin nga tsada dito ate. Nakuha niyo ate. Walay lain katong lingin ka. Try dito ka nanay ba. Nani ratanan. So yung bato nakaposisyon. Klaro ba? So ito yon sa gilid part bilog. Bilog ito tapos kung ano natin yung bato ganito. Yan. Bato ito, bato. Sa bato ito rin yung isang bilog. May dots dito pero unknown. Walang klarong detalye sa dots. Tapos makinis ito, makinis. Ito din. Ganito ang purma. Tapos walang dots na nakalagay. Ito lang yung may dots. Tapos yung dots niya, hindi din klaro. Simple lang dots, walang meaning yung dots na pinakita. Tapos dito, mayroon ding nakaguhit dito. Yan. Dito na din, sa gitna, mayroong marka, ganyan. Naka-square yung marka niya. Sa square na marka, ito yung perfect na dots sa gitna. Perfect dots. Tapos din dito, makinis din na marka. Yan. Ay, mali. Mali yung naguhit ko, mali. Sayang. Dapat ito, dito yun. Dito yung gilid. Sinasabi. Si okay lang. Ito, may dots dito, pero hindi klaro. Pero may tapos dito rin may square na marka kanan. Dito rin sa gilid malalim dito na point marka malalim. Tapos makinis parang ganyan. Malalim ito. Pero ibig sabihin nito is mountain side. So, hindi condition sa pag-drawing. Hindi naman marunong. So, dito na part is malalim din na kanal. Kanal po ito. So, nagpapadikod sila. So, hindi sa nakikialam po. Pero, gusto ko lang ibahagi sa inyo. Kung kasi, yung iba din nagsasabing nature. So, pwede din nature ang bato. Pero, yung triangle... Doon ako na sayangan kasi hindi sila marunong. Yung iba gustong gamitan ng detector para basagin lang daw yung bato para sa ilalim. Pero hindi naman yan. Isa itong map stone triangle. Yung triangle at saka triangle in or inside. At saka yung sinasabi sa coding ng map stone. In or under, ganun. Is... kasamahan niya yon, halos sila lahat nagkasama. Yung translation ko dito is mountain, man-made mountain, man-made mountain, tatlong M lang, MMM 1 MMM 2 man-made mountain 3 MMM 3 lang ang lagay natin. Man-made mountain 1, 2, 3. Tapos ito yung form na kanal. Bakit may hugis dito na connection dito? Ito yung pinaka
prospect ko na deposit ito. Bakit ito? Kung titignan mo itong buo na nakahugis, dito nakalagay sa gilid ng bato. Hindi naka-flat, hindi sa gilid. Pero kung iguhit mo sa papel o ano, naka-flat na yan. Ganito na purma. Dito din sa gitna is a man-made stone o man-made mountain. Marami ding mga bato sa gilid dito kasi nakita ko yung marka, makinis, tapos may mga late-late na dots. Ibig sabihin is maraming bato na pinalibutan dito. Isa lang ang nakalitaw. So, man-made marker. Man-made mountain. Tsaka wedge stone na dayon. Wedge stone. Ito yung point o marker ng matandang kahoy. So, itong matandang kahoy, dalawa pinopoint ko dito. Matandang kahoy or bamboo, old bamboo, single old bamboo. Pero gawa, lagay lang natin dito yung kahoy, old tree. O dust tree lang yung gamayin, lagay natin. O 03, yan, old tree. Bakit may silsil dito na kasama, na nakakonekta dito sa treasure deposit na prospect? Kung titignan mo yung marking o signed na arrow o triangle, titignan mo yung buo. Sa pagtingin mo sa buo, titignan mo yung pinakaiba niyang forma. Kagaya nito, naka-square. Tapos sa gitna yung bilog na perfect. Sinasabing object. Pero kung sa inyong marker doon, makita niyo sa actual ninyo. Kaya ko ballpen natin. Itong marker dito, kung sa actual, kung may makita kayo sa inyo, pwede din itong perfect na bilog, pinaka-perfect na bilog sa ila, sa kanila. Perfect na bilog, pwede din sa binaliktad sa gitna iyong triangle. Ibig sabihin, ba't bilog ang sa gitna? Ibig sabihin, is drum marker ang sa nakabaon, drums. Drums ang nakabaon. Itong mga dots na nakita, pinakita ko sa inyo, ginuhit ko ito dito. Kumahukay mo ito, empty drums ang pinapakita dito. Kasi, kung makita mo dito sa ibabaw, ganito ang posisyon niya. Nakaplot dito, tapos perfect bilog, sign of D. Ibig sabihin is door. Bakit door? Kaya itong silsil, lahat ng mga lupang hinukay dito na sobra, sobrang lupa, dito lahat dinala. Lahat ng lupa na sobra, dito lahat dinala. Tapos ginawang mountain. Ginawang mountain. Kaya makinis dito at saka medyo malalim. Lahat ng ibang lupa din dito, parang kasi kinampuhan, nilagay dito. Nilagay dito kasi malapit lang. Mayroon ding nakasilsil dito. Ganyan. Dito. Nilagay dito yung mountain. Itong hukay at saka ditong malalim na marka parang kanal o formation lang sa mountain o sa lupa na nalalim. So ito rin, dinala dito ang lupa dito. Ginawang mountain, man-made mountain. At saka ito rin, kung may makuha ka man dito, ibig sabihin makuha mo dito yung marka sa ilalim ng sinasabi kong Rocky Man-Made Mountain. So, yung mga marker dito, dito lahat pinopoint yan. Dito sa sinasabing treasure. Ito, dito rin. Yan. Lahat ng marker dito, halimbawa, itong guhit ko halimbawa lang, measure natin dito. So, 1, 2, 3. Halimbawa, 3 inches. Ito. 1, 2, 3. Pero kung dito tayo babasi is 1, 2, 3. Ganun. 1, 2, 3. Ayan.
sa 3 inches i-run off mo siya o i-translate mo siya sa 30 meters ang 3. Kada 1 inches is 10 meters. Depende kasi 30 meters ang 3 inches. Pinaka baba niya is 3 meters. 3 feet, 3 meters. 30 meters. 30 feet. Ano pa yon? 300 meters, 300 feet. Ganon ang translation dito. Basta kompas na ang pagbabasihan. Ang kompas ng pagbabasihan ito. Dito lahat nilagay. Itong form na sinasabi kong parang bamboo o bamboo or puno na maliit. Isa itong distraction. Bakit distraction? Sa distraction dito, dito nilagyan ang pinakamagandang sign. Di ako nag mamarunong o di ako di ko kayo pinapaniwala, pero sa base lang sa na-experience ko hanggang sa kahit na sa ang marka o marker na natuntun ko, doon sa mga distraction nila, doon nila nilalagay yung pinakamagandang sign. Halimbawa, 2 inches ito. Halimbawa, 2 inches is 20 meters ang distance. Pinakamalapit, 20 meters. Pinakamalapit din ang 2 meters sa 2 inches. Alangan mag 2 feet is madali lang makakita. Dito ang pinakamagandang marker sign. Itong marker sign, mayroon din makikita natin dito. Bawat dots dito o marker dito sa man-made mountain na maliit, mayroon ding mga distraction na arrow na pinupoint niya dito. Dito, mayroon din dito. Kung may pinupoint man dito, hindi mo maklaro kasi yung pinupoint niya sa eksaktong treasure deposit, kung arrow ang titignan mo, is matutuntun mo yung hinahanap mo. Kaya di nila arrow ang nilalagay dito, kundi facing ay ibig sabihin mukha ng tao, pinaka halos lahat ng bato na makikita mo dito, hindi ang arrow mo ang susundan mo kasi dito ka ituturo, dito saka dito, walang ituturo dito, kundi tignan mo yung angle sa bato kung saan nakaharap. Kasi ito lang yung treasure deposit marker or nga napagitnaan siya sa dalawang sa tatlong bundok dito. Pero yung sa coding na makikita natin na triangle na signed na ganito sa sign and treasure code, ganito ang sign makikita mo. Back job yung pintelpin natin ganito. So ito na yon. In or under, pero pinapakita dito mayroong distraction. Ito ang distraction niya. Hindi ituturo nila yung eksaktong treasure. Kung i-base mo lang dito, halimbawa dito sa man-made mountain na maraming bato sa ibabaw at saka sa ilalim. Halimbawa 1 inches is 10 meters ang pinakamalayo niya. Depende sa angle. So, ano yun, mainit yung katawan. Kasi, ano, ganun ang pagbasa. Pero, kung i-base natin sa compass o i-measure natin doon sa compass na sinasabi ko sa inyo. So, ganito lang. Ito yung guhit ko sa triangle o in or inside is halimbawa lang. Pero pag sa measure na ang ibabase, ito ko, tignan nyo ito. So, halimbawa ito, ukitan ko to ng form na bato. So, halimbawa ito. Kasi walang bato dito.
So babala pag may batang nakatingin, so bawal bata dito kasi may matulis na masusugatan tayo. So demo lang ito guys, demo. Pero sa demo ko, based sa akin is 100% positive yung reading natin. Doon lang tayo, kasi ako mahirap lang. So unahin natin yung pamilya natin. So kung mayaman lang ako o mayroon akong ikapinans, yung mga prospect ko na mas madali hukayin, tatrabahuin ko na. Hindi ko na ano, pero kahit na may makuha tayo, hindi ako nataranta dyan. Kasi sa lahat ng nalalaman ko, is totoo, is positive. Hindi sa pagyayabang, pero nung una kasi is mahirap talagang basahin. Pero hanggang sa yung nagmamadali tayo is hindi natin makukuha yung gusto nating inaasam-asam. Pero itong kaalaman ko ito, hindi ako nagmamadali, kaya kusa lang umabot, kusang dumating. So di pwedeng mga ano na yung, so dito ko iguhit ang triangle form ganito, tapos i-measure ko sa compass, tapos iguhit ko sa area dito sa papel, gagawin kong mapa. So tuturo ko lang sa inyo kung paano ito gamitin at saka itong triangle. So abangan nyo guys. So kung mag-skip man kayo dito, so alam ko kung hindi nyo itutuloy ito sa pagtingin, sa pagpanood, so sigurado ma ano ako sabi sa patapulan na mo o review sa akong video muna na inana. Kung gusto mo makatuon, so kani ito yung sinasabi kong bundok, ito bundok na makinis, ganun ang form. Klaro ba? Para siguro kung baliw dito ah. Ate, ato sa kananay og pintelpin nga lingin ka. Katong kuan ang iyang kuan. Ayun na pagawas as. So makulit yung anak ko dito. Kulit. So ito yung mountain. Ay paglukot, ay paglingas. Ay. So ito yung isa. Naka-privacy man ka. Naka-privacy? Bakit? Someone message such as potential spam. Ayan. So, di, Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa Abinoha. Kasi di pwede yung ano. Gusto ko nga makakataon sa inyo. Okay. So continue natin yung ano, ma'am.
So, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, guhit lang natin ito. Halimbawa, ito guys is bato. Ito yung triangle. Bilog. Yung bilog na makinis is dito. So, ano, may tumatawag sa atin dito na ano? Si Tabi Apo. So, ito nagawa na natin 'to, tapos lagyan natin ng dots. Yan. Mahirap, di ba? So, hindi na natin ito gagamitin. So, papel na lang. So, napakahirap yun, guys. Parang baliw tayo doon, baliw. So, dito na lang, guhit na lang natin ulit. Tapos, measure ko. So, ito yung bato. Yan. So, ito yung flat ng lupa. Yan. So, babalik ta rin ko para klaro ninyo. Yan. Ito yung flat ng lupa. Tapos, bato ito, bato. Yan. So, mayroon pang pabulaklak-bulaklak. Padamo-damo. So, ito... Ito na part is ito yung sinasabi kong mountain. Tapos ito rin ang marka. May dots dito pero di klaro. Tapos dito rin mayroon ding isa. Mayroong dots dito, pero yung hindi ko lang klaro siguro, parang heart siguro yun sa nakita ko sa FB. Tapos dito din, perfect, para sa perfect nga bilog. Pero walang dots na napakita. Di makita. Why di makita? Ito yung lupa o platform dito. Tapos ito yung bato, ito bato. Lupa ito guys, lupa. So sa dito na lupa na sinasabi ko, ito yung triangle naka ganun. Tapos ito din. So tapos yung sa gitna is pinaka perfect. Perfect yung gitna. Bilog talaga. So ito yung distraction na sinasabi ko. Yung distraction is nasa gitna. Siguradong pinakagitna yung distraction na bilog, pero may dot sa gitna, tapos
Ayun, mayroong mga dots na iba. Tapos ito rin naka-square. Parang may sign na dots o form na X, ganun. So, yung destruction, sinasabi ko, is itong dalawa. Ito yung bato, halimbawa, nakita natin sa actual area. Itong part dito is mayroong silsil papunta dito, ganyan. So, na-describe ko kanina, itong silsil na sinasabi ko, kaya may silsil dito, lahat ng lupa na nakuha na hukay dito, kasi pag ibalik mo doon sa ilalim na, may, di ba, may sobrang lupa na natirang lupa na binalik. So, dito, lahat nilagay. Ginawang man-made mountain. Yung iba dito is nalalim na pasmakinis is mountain din na mahaba. Nilagyan din dito ng lupa. Dito. At saka yung iba dito. At saka ito din, may guhit din dito na mahaba din. Gaya nito. Ayan. Yung taas niya is pareha dito. Ayan. Yung taas. Same din. Ayan. So, kinampuhan yung marka. So, kung ano dito, yung posisyon niya, so ito din ang posisyon sa isa. Kasi pormang malalim ito, itong lupa din dito din nilagay. Dinala dito, lupa, para maging mountain, man-made mountain. So, paano mo mababasa ito gamit ang compass? Paano mo ito makikita? Una-una, kung una mo itong makita, itong marka, tignan mo din ang paligid, kung anong history niya, tignan mo yung posisyon ng paligid, o kung may kasamahan kang taga doon, tignan mo yung, tanungin mo yung kasamahan mo o matanda doon, o kasama mo na alam yung history sa loop na area, tanungin mo kung anong history, may matandang puno ba dyan na parte doon. Tignan mo yung angle, kung anong angle ito sa formas bato, ganun din o ang formation ng lupa doon, kung ano doon yung mga nakabibighani o parang di makapaniwala. Tignan mo yung bundok, parang nag-triangle na forma. So, ito na ang triangle na forma. So, para ma-accurate yung nakita mo dito, lalo na kung may compass ka, sigurado 100% positive makita mo o matuntun mo yung pinainahap mo, kahit na signage lang. So, hanggang dito, halimbawa dito is lagyan natin ito ng north. Dito yung north. South. East and west. Yan. Di klaro, di ba? So, pintilpin na naman. North, east, south, and west. Yan. Klaro na. Halimbawa, ito yung north. Naka-align itong mahaba na bundok. Mahaba. Kaya, saka din ito. North din. Bakit mag-accurate din siya sa north at saka sa east? So, kung dito mo bibis, is hindi siya naka-point dito sa north, east, west, south. So, dito ka bibis sa isa, west. Halimbawa, ito lang yung east, then west. Kasi ito yung distraction sa gitna. Kaya ito yung nilagay nila na east. Yung deposit is hindi naka-point doon sa sentro ng north, east, west, south. Kasi kung ilagay nila dyan, siguradong makukuha yung sinasabi nilang nilibing na sinasabi kong perfect bilog sa gitna ng square na drums. Makukuha yon ang drums. Ito yung align sa east. Align niya. East and west. So,
So kung ganito na, target ano lang natin ng compass para sigurado. Yan. Kung naka-north ito, paglagay mo dito sa actual area, ditong itong bato dito, copy mo din dito sa kung halimbawa bato ito, is kopyahin mo. Kopyahin mo yung mataas, bilog, 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 bilog. Tapos kasi madali lang itong makita. Alam, madaling makita kung saan yung totoong treasure deposit. Kasi kung titignan mo yung bilog, ulitin ko, makikita mo doon kung saan yung pinakaiba na marka. Halimbawa, kagaya nito, puro lahat mga bilog or object, marker, object. Kaya sinasabi kong MMM or man-made mountain kasi basta makinis talaga yung makikita mo na mga dots, nagsasabi yan na napakita niya yung man-made marker. Halos higit na 100 yung nakita ko yung man-made marker. Totoo yan. Kung anong nakapoint sa araw tapos makinis, is man-made marker yung hinarap niya doon sa araw na may makinis. Kaya alam ko itong man-made marker. Kahit hindi ko makita yung personal na area, pero kung ma-reading natin o ikaw yung tatanungin ko, hindi ka pwedeng makasabi na hindi, totoo yan. Halos lahat yung nagsasagot sa akin, nagtatanong, tapos ganyan ang sasabihin ko. So, yung sagot nila is, mayroon nga dito, ganyan, ganyan, ganyan. So, kaya makita mo yung perfect na bilog, tapos ito lang yung nag-iba sa ibabaw, at medyo triangle. Sa triangle form, mayroon ding perfect na bilog sa ilalim. Kasi undang lahat, ibig sabihin is drums ang nakalagay. Drums, bilog. Kung sa ibabaw din, nakabaliktad, ito yung sa labas ng dots na malaki is bilog. So, pinapakita sa ilalim is triangle or square ang marka. So, ibig sabihin ng square ang marka is boxes of gold. Boxes of gold. If rectangle, makita mo, so, pwede yan gold bars deposit under or cemented treasure o nicho na purma. Ganon. Kung sa ibabaw din is triangle. Triangle sa ibabaw. Tapos may dots na parang diamond ang purma. So, positive yan guys. Diamond marker or diamond deposit. Volume of deposit. So ito, paano i-measure ganito? Kung nakita mo yung angle dito sa bato is north. So paglagay mo dyan north, so dito mo iguhit sa kabila. Ganyan din. Itong bato dito, so ilagay mo itong compass. Kung anong nakaposisyon, halimbawa dito ka by base. So, paglagay mo, ayan. So, halimbawa is 64. 64 parameter. Ibig is 64 na sinasabi ko is parameter. Short parameter, pinakataas niya is 64 meters. 360 meters ang pinakamataas yung parameter high na. Ang ibig sabihin, parameter high or parameter is short meter lang. Pinakataas niya is 64 meters. So, 64. So, lagay natin ito 64 or translate natin kung cellphone apps ang gamit is 360 degree. Ganun. So, lagay natin dito. Ganun. Oh, nakita mo na dito, 64. Dito ka na rin sa kabila. Paglagay mo dyan. Paglagay mo dito is nakapoint siya sa east. Halimbawa, east and west.
16 degree or 90 degree. So, ganun lang. So, na nakuha mo na itong marking. Ito, dito na din. So, dito mo i-point ang 16 degree to 90 degree. East. East ito, east. Tapos west. And north. And south. Para makita mo rin ito, dito ka na rin na part mag-measure. So, lagay mo rin yung compass na yan. So, pag makita mo dito is, kung dito ka bi-base, so, makikita mo dito, north, northwest. Halimbawa is 58. Or 58 is 330 degrees. So, kasi maliit itong kana. 58 or 360 degree. Ganyan. Sulat mo dito para kasi pag makita mo ito, siguradong matansya mo talaga yung actual area. So kailangan mo isulat mo, i-sketch o i-mapping kagaya ng ibang ibang vlog ko. Ganito ko kahit na hindi klaro yung guhit para at least na na-memorya mo, hindi mo balik-balikan itong mapa na bato. Kahit na gibain ito ng ibang treasure hunter, at least may nakuha ka ng detalye dito. Kasi na mapping mo na at saka na-measure mo na yung buong area na basa mo lahat. Yun. Pagkatapos dito, dito ka na namin, balik ka na din dito. Yung sinasabi ko, tapos target mo dito yung sinasabi kong prospect. Target mo dito. Pag ano dito, halimbawa din is east, kasi east ka na base. So, target mo yung south-southwest. So, kita mo doon is, kasi west yung tina-target mo. South-southwest. So, pag tingin mo dito sa compass, paglagay dito is 44. Ano ba yung round-up sa 44? 250 degree. So, lagay mo dito. Or 350 degree. Kung sa degree ka kasi titingin, medyo ka malilito. Kaya mas mabuti yung parameter lang yung gamitin. Pero yung iba is doon naghahambing sa cellphone apps at saka sa parameter high. So, ito, sasali natin tong parameter high. Katapos dito, measure mo dito yung dito ka sa north na man-made mountain. Pag measure mo dito, sigurado sa actual area, kung i-measure mo to at saka i-transit mo, wala kang makikita dito kundi missing. Kung ano sa area, walang sign na pinapakita doon sa pinakamalapit sa area. Missing. Kung may makita ka mang bato, kahit na nag-triangle, pero kung makita mo walang nakalagay na silsil o marka. Kung makuha mo o makita mo doon sa 1 yard ang lalim, doon sa ilalim ng sinasabi kong missing sa ibabaw, sa 1 yard doon mo makita yung nagform na X or bato na naglinya. Doon kung hukayin mo na yung prospect na totoo. Missing, kaya measure mo dito yung treasure. Kung ano dito, north northeast halimbawa is 5 degree to 30 degree. 5 to 30. Ganun din dito, balikan mo din dito yung south na man-made mountain o dito sa mapa, kasi sa mapa ka pa lang nag-base. So dito rin target mo dito. Ganyan mo rin yung compass. Kung anong nakalagay dito. So, pagtingin mo dyan is north-northwest. Nagpakita dito na 62 degree. 62 degree or 320 degree. So, lagay mo rin dito.
62 or 320 degree. So dito lang sa dalawa ma-measure mo, makita mo na ito yung treasure deposit, makita mo na. Pero kung dito ka ta-target, sasabi ko sa inyo, dito ka ta-target, malalampasan mo itong sinasabi kong treasure deposit, kasi ito yung distraction sa gitna ng mountain din. O maraming bato, distraction ito eh. Kung dito ka bibase sa south, pag transit mo dito ng compass, wala ka makita dito na treasure deposit, dito ka maghukay. Kaya kung dito ka maghukay sa distraction, wala ka rin makuha, nasa gilid lang yung treasure, pabalikin ka doon sa south yung distraction. Kaya kung i-transit mo dito ka, dito yung makikita mo, kaya magtataka ka, dito ka na lang din hukay, ayun, nahulog ka sa patibong nila. Ganon. So kung target mo, kung anong nakadetalye dito sa pag-measure mo, kung ano din dito sa kagaya dito ng 5 degree o 30 degree, susundin mo yung nakalagay sa compass, kasi ang compass is hindi ka itutuntun sa mali, basta sakto lang yung angle o sakto lang yung kwintada mo o measure mo. Pagkatapos dito, isa-isahin mo itong i-measure lahat hanggang sa makita mo itong treasure deposit. Kung dito, pinakamalayo niya is 16 to 15 meters distance dito. Excuse. Hanggang dito din, measure mo rin ito. Ito at saka dito. Para magtugma, ganyan. Lagyan mo rin ng compass. Kasi wala pa. Maglagay mo dito is nakalagay naman dito ka rin sa west. So yung tinatarget mo is east. West dito, sa east tinatarget mo yung mountain. So south-southeast marker niya is 120 to 22 degree. So lagay mo rin dito yung 120 or 22 degree. Yan, 120 to 22 degree. Hanggang dito, kasi separate ito, naka-slanting lang, kunan mo din ng angle yung totoong treasure deposit na sa actual area is missing. Missing talaga, guys. Kung naniniwala kayo, so marami tayong makakakuha. Hindi naman sa pagmamayabang o pagmamadali, pero sigurado yan. Hanggang dito, measure mo rin kung ano. Remind guys, bago ko makalimutan, yung mini measure ko is isa lang itong example, pero yung mga my dots, doon mo siya tatarget ng compass. Hanggang dito sa isang dot, target mo rin dito, kasi kung anong dots makita mo, yun ang bato na may arrow na tinatsansa dito. Tapos dito ka sa sentro, gusto mong masentro talaga yung treasure, so dito na. Target mo dito yung compass sa pinaka-sentro ng dots, kasi yun ang doon nakalagay. Ang kasi may measurement pa dito pag hukay na. Northeast to south din ang gagawin mo dito. Ganun lang. Dito mo sentro. Kung gusto mong makita yung anong lawak ng trabaho nila, so mamaya pa ipapakita ko sa inyo. Susunod natin dito. So anong nakalagay dito, so measure mo yan. So halos ano lang ang pagitan niya, so 25 degree to 140 degree. So ayun guys, nakuha na natin ito. Ito yung measure, nakuha na natin. So medyo lang ano, nakalilito kasi yung pintil-pin gamit natin, yung ball pin di daw klaro. May nag-comment sa atin. So pag nakuha na natin ito, tignan mo dun sa unahan, dito ka bibase. Dito, halimbawa yung mapa, limitan makikita yung mapa dito din sa gitna.
So dito sa gitna yung sinasabi ko na mapa, na map stone. So kung saan nakaharap ito, doon ka, doon mo tignan. Hanggang dito, dito mo tignan. Hanggang dyan. Dito tayo sa malaki. Kung anong makikita mo, dito mo tignan. Dito yung, halimbawa dito yung mapa ng triangle. Kasi bato ito, dito rin, pinapakita din dito sa mapa na inuit nila, pinapakita din yung maliit na triangle sign na pinapakita na itong bato. So, dito, kung ano dito, dito mo tignan, doon mo tignan din ang angle, kasi doon sa unahan yan, dito rin. So, nandito lang sa malapit yung treasure deposit, hindi yung naglalayo, pero kasi hindi mo alam kung anong posisyon niya, kaya malilito ka talaga kung makita mo lang sa coding na laktod o direkta na pinapakita doon o na translate ng mga Hapon na in or under. Ibig sabihin, hukayin mo yung ilalim ng triangle na marker na bato. Pero ibig sabihin, in or under, nandyan ka sa loob ng treasure nila na tatlong mountain. Doon ka sa pinakagitna na napagitnaan sila ng treasure deposit. Kaso lang, babasahin mo pa. So ganyan lang pag punta mo doon sa actual area, dito yun ka sa gitna, kung kasi napagitna ka sa mapa, kung saan dito nakaharap, dito din sa left. So doon mo rin titingnan sa left, doon mo titingnan sa front mo, sa unahan. Kung may makita kang halimbawa tatlong puno ng triangle na ang layo niya is 360, so ayun na. So guys, hindi ka mawawala kung anong meters or distance ang pinapakita dito. May ibang nasasabi, paano masasabing ilang meters yung karugtong niya na marking o sign? Hindi na pwedeng, hindi ka na bibisak ilang metro. Kung anong naka-detali dito sa map stone, gawin mo lang yung ano doon sa compass. Gawin mo dito sa compass, tignan niyo yung kanal ano niya dito. Kung makikita niyo ito, ito yung transit niya sa travel to distance, ang layo dito rin. Ayan. Yan. Ito tapos dito mo i-target dito sentro. Kung anong nakita mo sa unahan nga, kasi itong glass, ito yung transit niya dito sa numero. Transit niya sa numero. Tapos, dito rin sa distance na rin. Target mo dito. Kung anong makita mo rin sa unahan na nakapoint dito sa numero na sinasabing, halimbawa is 320 degree na i-point mo doon. So, 320 lagay mo dito sa numero tapos transit mo. Kung anong layo kasi 320 degree. Tignan mo rin kung ano hanggang dito, 320 degree. Balikan mo rin dito yung isang mountain sa north na 360 degree o 64 degree. Balikan mo rin dito yung sinasabi ko na 5 to 30 degree. Translate mo rin. Dito rin ang gagawin mo. Lagay mo din dito ang 5 to 30 degree dito sa number dito na makikita na detalye. Lagay mo dito yung 5 to 30 degree. Target mo rin dito ng compass. Kung pasigurado ka na 5 na sirado, target mo dito, so dito sa cuerdas. Kung ano makita mo doon sa unahan, pag magdugtong yan dito, magdugtong yan dito at saka dito, pag X niya, kasi dito yung dots tinatansya mo, ito na yung sentro, direkta na treasure deposit, ito na yung sentro. Hindi ka na maghahanap ng iba pa, o maglito-lituhan pa para kasi mawala ka kung sa coding ka babasi. Tsaka naman ang babasa, ibibase sa coding. Tsaka muna ibibase sa coding pag nakita mo na ang eksaktong detalye doon sa compass at saka sa actual area. Tsaka din mo mababasa na, ito palang arrow na tinatansya niya. It's point pala doon sa isang mountain na 175 degree o 75 meters pala ang distansya o ang layo niya. So, halimbawa dito, sinasabi kong 75 degree. Ayan, ito.
makita mo dito ang measurement dito, 64, tapos dito ang dito rin sa 16 to 90 degree. So pinapakita dito ang layo niya is 90 degree. Anong 90 degree sa east and west? Kasi sa west ka po point, makikita mo rin, 48 meters pala ang layo doon. Kasi kung dito ka sa south pupunta, pag tinansya mo dito, nagtugma siya kung i-step mo, kung anong, ano sa compass, masasabi mo, 44 degree pala, 34 meters, ganun. Dito ka na sa base sa compass, malalaman mo at saka magtugma na kung anong nasa coding, sign and treasure code na marka na in or under. Doon mo makikita sa actual area sa pagbasa mo. So, dito guys sa compass, o measure mo kung anong lalim dito. Yung sinasabing lalim kanina. Paano malalaman kung gusto mo i-measure yung treasure deposit? Ito yung bilog. Doon na tayo sa hukay. Yan. So, ito yung perfect na bilog. Kung gusto mong makita yung totoong lawak ng trabaho, kung may dots dito o mata ng puno sa gitna, dito ka bibase o sa sentro o sa likuran o gilid. So, pag target mo rito, halimbawa is north 64. Kung gusto mong makuha yung laki ng trabaho ng hapon, so una-una, target mo ang gitna dito. So pag target mo sa gitna, point mo. So ano natin, kasi may pako dito sa ilalim, kaya nagmagnet stone. Ayan. So pag makabase o makita dito sa detalye is 10 degree or 4. So point na largo 10 to 4 degree. Para gusto mo makuha yung pinakalawak ng trabaho ng hapon, kung anong pila ilang metro, dito ka rin sa gitna, target mo dito sa gilid. Pinakagilid talaga, ganyan. Parang pag inopen mo yung ilaw ng flashlight, so ganun ang pinapakita, ganyan. So, gilid to gilid guys ang imi-measure mo. So, halimbawa, gilid to gilid, target mo na. So, lagyan mo dito ng kamay mo. Kung ilang inches. Pag tingin mo dyan, 2 inches. So, ibig sabihin, pinakamaliit 2 feet. 2 meters ang lawak ng trabaho. So, ganon. 2 meters or 20 meters ang trabaho nila na naka-square. Ganun. Kung dito rin bibase mo, ganun din ang pagbasa. Tarit mo na yung gitna. Dito rin sa gilid. Paglagay mo din is 2 meters. O, hanggang dito rin sa gilid isa. Pareho din ang gawin mo. Ganun. Pareha. So kung anong detalye dito sa inches, kung i-base mo, kasi yung inches, 1 inches is 10 meters, 1 meter ang pinakababa, 1 feet pinakamababa. Kung anong lagay dito is 20 meters hanggang dito sa pinakasentro, hanggang dyan. So may 10 meters dito, tapos dyan is 10 meters. Dito rin dito rin na part 10 meters. So 10 meters ganyan. Dito sa triangle form, paano mo matuntun ito? Kasi nakatarget na dito sa sentro, nakuha mo na. Doon mo itatarget sa compass din. Hanapin mo yung northeast, west, south, sentro. Tapos i-target mo dito. Yan. So, limbawa, dito yung hukay. Kalaki,
is 20 meters. Tapos nilagay itong dots dito medyo malapit sa east. Ito. So kung dito ka sa sentro, niyan. So A line of cross mo siya. Yan. So pag target mo sa sentro dito or dito mo i-base dito sa gitna or dito. Pag i-base mo siya, so nagpapakita yung dots na naka-sentro na nakalagay dito sa east, southeast, halimbawa southeast, yan. So kung sa southeast, kung may makita kang sign dito at saka dito, dito rin lahat pupoint sa southeast. Pero yung mga arrow na makita mo sa coding, tinatansay yung ibang marker doon sa unahan dito sa ibang sign. Pero yung marka o point na sikreto ng mga Hapon, kung anong angle ng bato, kahit na balik-baliktarin mo left and right mo siya iikutin, makikita mo yung angle niya, kagaya ng ibang ni-reading ko na pinakita ko sa inyo kung anong angle ng bato, kung saan siya nakaharap o nakatingin, doon ang eksakto niyang direction. Kahit na nandito ka sa halimbawa itong bato, at ganyan na yan. Tapos may mga markang ganyan. Ganyan, may mga marka din ganyan. Kahit na maraming marka yan, at least kung i-base mo dito sina itong marka. So possible ito yung mata. Kung saan yung pinaka angle, ito yung bibig na naka dito naka-point at. Yan. Kung baliktarin mo yung forma niya, so, halimbawa, ito yung malawak ni angle. Dito rin ang manipis. So, kung malawak niya, dito rin ang arrow. Halos isa lang ang pinapaywati. Kung dito rin ka bibase, halimbawa, ito rin ang bibig na naka parang malungkot. Hanggang yan. So, tingin mo dito, mayroon ditong naka-open na parang nakapikit. Tapos ito yung nakabukaka na yung may segundang bilog dito. So doon din ang angle niya. Tuturo ka na sa totoong direksyon. Kung arrow ang bibase mo nga dito sa pinakita dito nga single na arrow, wala ka. Ang ituturo niya is object. Find to another next marker ang pinapakita dito. So guys, meron na pala tayong isang oras at 8 minuto sa live natin. So sana ay natandaan niyo yung pinapaliwanag ko at pasensya na kung medyo kayo nalituhan sa explanation ko. Sana ay sa susunod try ko kung paano. Gusto ko sana kung kaya doon sa ibang vlog ko may inilagay kong invitation. Kung sa mga gustong matuto sa pamaraan ko sa pagbasa, kung willing kayo puntahan niyo yung area ko o dito sa akin, so willing akong magturo sa inyo. Ganun lang. Yun sa mga compass. Kaso lang, masabi natin disturbo yung panahon na itong sakit na to. O dilobyo. Pero sino mang may gawa, tayo lang yung mga tao, di ba? So pray na lang tayo, pray. Pero sa akin guys, alam ko yung COVID na yan, parang 30-20% lang yung COVID. Pero kahit na lahat na namamatay, COVID na. Parang kinakarga na lahat, kahit na ano, anong sakit na, COVID na lang yung ano nila. So sana balikan natin yung sign. Kung pwede din magbasa, pwede magbasa ng mga marking kahit na walang gamit na compass. Basta yung sinasabi kong angle, sinasabi kong angle na kung sikreto ng mga Hapon, doon ka talaga kung saan di hanggang dito yung tao nakaharap. Tapos yung mata niya, kung hindi ka marunong tumingin,
Doon pala siya nakatingin sa gilid, sa likuran. So, wala. Di mo matutuntun yung totoong treasure. Ito yung, yan ang sabi sa nalaman ko. Kasi kahit na balibalik ta rin, kaya madali lang basahin yung area. Kung mayroong, yung binabasa ko guys, na area, ang mga prospect na talagang tinatanong ko yung mga taga doon, mayroon bang nagkampo rito? Halos 80 to 90% yung nagsabi ng mga matanda na, oh, may nagkampo ang hapon din hi. Dagan-dagan kami sa una, dagto mi sa unahan, nagtago mi kay gapangdakpon ang mga lalaki, ang uban babae, gapangripon. Ina na ang istorya mo na nga, makaing kita nagkampo, may nagdala sa kormata nga ang mga hapon o Pilipino. Isira loy. Isira yun. Isira ba kay... Wala ka, brihanin mo na pag gumanin. Hindi makita ta sa kuan, taos, karsada. Maulaw ta, nag-istoryha ta rin ni Watay Kauban. Yung mga history, pag sinabi nila may mga Pilipinong mga dalawa dinakip, may karga-kargang tinabunan yung mata, ganun. Yung mga salita na makapaniwala ka talaga. Yung history. Kailangan talaga yung history. So, kung na-brainwash kayo guys sa ibang mga vlog yan, hindi naman sa baguhan lang ako is nakikialam ako. Pero sayang lang kasi. Based sa experience ko, yung area, talagang mga marking stone o mga nature stone o nature na bato. Nature talaga. Bago nila lagyan ng deposit treasure, mayroon silang ting clearing. Sa analyze ko lang, mayroon ting clearing na mga tao na mag-survey sa area. May mga taong mayroon mga tao na mag-survey sa area. Pag-survey nila sa area, makikita nila ganun yung creek, position sa forma. Kung letter Y yung creek, the dead creek, so doon sa guhit din sa mapstone, lagyan na yung letter Y. O kita nila yung matandang daan, na masabi natin matanda sa ngayon ha. Kita nila sa daan is letter Y. So yung marking o arrow, ginawa nila doon is sign of Y. Kaya sinasabing tunnel to treasure. Yung tunnel na sinasabing tunnel na marking, so pinapakita nila na nasa ilalim ng daan. Pinapakita halimbawa nung 8 na marking na binlog ko na dinidimo kong 8. So yung 8 na sinasabing atabay, so doon nila sinking ang treasure doon sa unahan. Halos 2 metro ang distansya. So yun sinasabing tunnel. Kaya nga may dot sa ibabaw kasi pwede mong doon ka maghukay sa ibabaw direkta. Hindi doon ka doon sa tunnel kasi may nilagay nila na landslide area o baby trap. Ganun. So sa mga nahukay ko din dahil sa pagmamadali, wala naman akong natansyang mga bomba at saka poison. Kaya doon sa base na pinag-aralan ko sa akin lang pag-aaral, talaga, halos di na ako matutulog sa pag-analyze ng ano. Yung treasure, parang turutot ng bata yung sign na, ano yan, sign na bomba or mga armas or bala. Tapos totoo yung poison is skull ng tao, tapos may X. Yung flower din, flower na marka, parang sunflower na guhit na makinis. Yun, poison yun, na mark. Poison guys. Makita mo yung parang bulaklak o dahon na nakaukit sa bato na makinis. Parang ginano ng simento. Yun guys, is flower poison. Taga Bukidnon lang ako sir, Bayani Aying.
So, shout out ko itong mga nag-comment sa atin. Ito si Vanessa Abinoha, si Danilo Broqueza. Shout out sa inyo. Si Ronald Lim, shout out din. Si Ginelen Ricosana, shout out sa iyo. So, si Damaso Resurrection, So, shout out sa iyo, sir. Bayani Aying. So, shout out din ako sa sarili ko kasi wala ding nag-shout out sa akin eh. So, hello. Hello sarili ko. Hello sarili ko. Ano guys, doon sa hukay namin, ano? Makatawid ka pa ng tubig. Kaya mainit. Buti na lang. So, pasalamat ako sa taong mabubuting loob sa inyo. Yung taong tumulong sa doon sa trabaho namin, siya yung meron siyang malaking naambag sa akin. Tapos start ko yun pinatrabaho sa tao. O may halos siguro kwintada siguro, may nagasto siguro ako ilang libo na. Sana pero kaso lang yung panahon talaga, hindi natin mapigilan yung panahon. Tao lang tayo. So, shout out ko rin si Michael Coscos. So, sana guys, sinasabi ko sa inyo, yung mga magagandang marker o parang parang kinurtihan talaga na malalim, ilang inches. So, totoo yan, man-made marker. Pero, doon sa mga sinasabing hindi na klaro, ginawa iyan, hindi klaro, maraming tagabuhat na gawing kemikal na pinakamagandang marker na pinapakita doon sa coding. Mayroon din gumagawa ng sign marker na hindi klaro, doon na sa pinakamalapit na deposit treasure. Sa gustong nagmamadali na pakita yung item na nakita ko. Yung item guys na pinapakita ko, gusto nyo makita is nakita nyo na. Hindi niyo lang kinaklaro. Kailangan kinaklaro niyo talaga. Yung item o nakuha ko is ito yung kaalaman ko na sinishare ko sa inyo. Hindi naman sa pag-iibang, kundi kusang loob ko talaga guys dito. Kusang loob ko sa inyo na i-share kasi hindi ko naman talaga yan maabot na yung mga area ninyo. Tsaka nag-vlog ako kasi nakita ko sa ibang vlog din. Nag-search ako na kahit konti, walang halos kapareha sa akin na ganoon pagbasa. Kaya kung gusto ko i-share. Sa panahon na naglalaro pa ako ng motor, o parang may pumapasok sa isip ko na gusto kong i-describe ko kaya yung paano. Paano ko is describe ko kaya yung ipakita ko sa vlog ko yung mga trabaho ko na positive na pagbasa. So minsan ako nahiya kasi yung trabaho is ano, o parang nahiya ako magtingin sa magharap sa kamera. O tingnan niyo yung mukha o kumapal na medyo na kumapal kaya ano ganon. Tapos sa pray ko, ayun, umabot din dito. Na-share ko din yung mga kalaman ko. So, sa mga naniwala sa akin, so swerte kayo. Kasi ito yung pinapakita ko sa inyo is hindi biro po. Hindi po ito mali. Yung may nagsasabing mali, hindi lang nila tanggap na nalamangan yung mga kaalaman nila. Yung mga detector, alam ko na rin yun. Nakahawak na rin ako. Yung kaso lang yung mga kumuha sa akin na failure, ilang milyon ang nakuha na wala sila dahil failure. Sa kahanap treasure, may empty drums, empty boxes, cemented treasure, walang laman. Tapos, million-million yung na ubos na pera.
Yeah, may iba ding mga kasamaan ako na so yung mga kasamaan kong iba hindi mahilig tumitingin dito sa YouTube. Hindi sila marunong tumitingin. Tapos hindi nila alam na nag-vlog ako. May vlog ako tapos hindi nila alam na may channel, tapos hindi ako na hindi ko sinabi sa kanila na mayroon channel ako, describe kayo para ayun madagdagan yung subscriber ko. Hindi, sikreto ko lang, may nakita silang picture o video doon sa shinir ko doon sa Facebook page ko, nakita nila pero sa YouTube akala nila yun lang, sinabi ko naman yun lang ang vlog ko, wala na. Kaya sayang lang, may ni-treasure kami doon sa bukid noon, hindi ko nabangitin yung lugar. Pinaka spring gold yun, kaso lang kailangan yung kasamahan talaga, perfect yung kasamahan, walang problema sa tao. Kung problema yung tao mo, sigurado hindi matutuloy o makukuha yung hinahanap mo. Perfecto yun guys, na sinasabi ko, right spot ang marker doon. Sayang lang kung nagmamadali tayo. So sa doon sa hinaharap is wala tayong makuha kasi nagmamadali tayo. Ito yung pagbabasa ko ng marking stone, hindi ko naiasam na na umabot sa akin ito na na masteral ko ito, ano? Kasi nung una talaga dito sa area ko, pinaka mahirap talaga basahin kasi pinaka maraming bato. Dito sa amin, pinaka pag sinabing balaon, pinaka maraming bato, halos bato lahat. Kahit na maglindol dito, hindi magigiba yung bahay mo dito kasi yung ilalim ng bahay mo puro bato. Kaya nang yung mga nagsasabing nature yan, kahit nature pinapatulan mo, hindi nila alam kung bakit na yung mga hindi klaro, doon ang pinakamalapit na treasure deposit. Wala doon ang deposit under sa pinakamagandang marker. Kasi kung ako ang hapon na nagbaon ng kayamanan, hindi ko ilalagay doon sa pinakamagandang sign. Kasi kung ilagay ko doon sa pinakamagandang sign, matutuntun yung tinatago ko na kayamanan. Sayang yung hirap ko sa paghuhukay kung doon ko lang ilagay. Kung mayroon man ilagay, yung sinasabi lahat talaga na giveaways. So guys, nakita niyo naman siguro Iloilo, kapatid ko yan si Ginarin. Ginarin. Ganun. Iloilo. Layo nga oh. Pero pakikuan lang daw share kung tingnan mo kung mayroon bang Lobosta na apelido dyan. Kasi Lobosta, Iloilo yung side ng papa ko. Ilocano. Ganun ba sir? Ilocano, Iloilo. Lobosta yung papa ko sir. Lobosta ang apelido. Ganun. So comment kayo kung may katanungan kayo sir. Tapos malapit na tayo matapos sa live natin. Kasi mayroon lang tayong 40 minutes. So shout out talaga sa inyo, sa mga subscriber ko. So hindi ko inakala guys na sa inyo sir, ma'am, na umabot tayo ng 2,000 subscriber. Tapos ito pala yung sabihin ko sa experience ko, hindi pala sa akin lang, sa mga nalalaman ko about for treasure na natuntun ko, kung madali lang basahin. Hindi na ako magmadali kung may mahukay pa ako, saan ba hangganan yung buhay ko, kung may nakuha ba ako, hindi. Pero parang sinasabi ko na share ko lang sa isip ko. Yung kasi may mission tayo bawat isa, di ba? Sa mga natuntun ko, sigurado lang talaga ako na bibigyan ako ng Panginoon kahit na hindi ko yan hukayin. Makukuha ko yan sa matinong paraan. Ganyan lang. Tapos parang normal lang sa akin ba na nabasa ko. Tapos masaya na rin ako na may naniniwala sa akin. Kasi
kagaya ng iba na may mag-request na puntahan mo rin itong area, basahin mo. Gustong-gusto ko yan, sir, kung lalo na kung mga mahirap na kagaya ko. Yun ang priority ko talaga. Kaso lang sa tayo na mahirap. Hindi natin ma... Pag maituro tayo, hindi nila dito matrabaho. Hindi direktang matrabaho. Kasi limitan nga, hindi matatrabaho kasi dahil sa hirap ng... hirap ng buhay ba? Kaya yung mga mayayaman na yung may mga mayayaman na gusto nilang magpa-decode. Pag kita ko na matino talaga ang tao na yung mayaman yan, yun, tuturo ko sa iyo, sa inyo kung saan yung totoong treasure deposit sa nabasa ko. Kasi madali lang basahin. Pero pag nakita ko na yung tao matapobre at saka sigurista sa pagtrato ng kanyang mga kasambahay o tao is matapobre, kahit na natuntun ko pong tatlong treasure deposit sa lupa mo, hindi ko ituturo kasi kung lalo na kung pag umabot sa punto na mayaman na yan, nalagdagan yung kayamanan niya. So, okay lang sa akin kung hindi ako balatuhan o bigyan ng share. So, mas lalo pa yung sasama ang ugali. Lalo, mas mabuti pa yung sa yung meron din ang mahirap na ano, naging masama ang ugali dahil sa nalakihan niya na area na puro talaga mapagmayabang, ano, marami. So, basahin natin yung mga comments kung mayroon tayong ma-share. Sana mabasa mo. Salamat po. Ingat po kayo lagi. Ario Nuevo, sir. May nakita po ako na dot o butas sa tabing sapa. Ang lalim butas niya ay 12 inches. Dot ano ba yun, sir? Naka down ang butas tapo o naka dyan sa gilid. yung dot na sinasabi mo, sir, mayroon ding mayroong katugma niyan sa gilid din na dots na nagpo-point na o nagpapakita na eye o mata. Yung dots lang na malalim yung binigyan mo ng interest kasi yun lang ang nag-iba. Pero tignan mo yung iba rin sa gilid niya, i-form na siya na mukha ng tao. Tapos makita mo yung saan direction o saan siya nakatingin. Pag ganyan, doon, yun na. Matuntun mo yung totoong angle o direction niya. Tunay na direction. Mahaba na yung oras ah. So, hindi ko alam kung ilang oras. So, 20. So, 8. Alas 8 na. Alas 8. So, malapit na mga alas 9. So, out na siguro tayo guys. So, yan lang muna ngayon. Doon sa okay namin, mayroon akong upload na papakita ko sa inyo yung mga sign kung paano ko binasa yung area, yung arrowheads na matandang tugas. Sa matandang tugas yun guys, yung history niya is Japanese, babae. Sinasabi niya doon na pangalan niya doon, sinasabi niya doon sa niya na yung lolo doon niya na sundalo ang nagibing doon. Mayroon daw dalawang Pilipino na empty drums ang dinala, tapos isa daw ang banga na naglalaman daw ng coins. Iceland. Tingnan mo yung karugtong niya.
So, balikan natin yung sinasabi ko. Mayroong tugas tapos empty na drums at sa empty na drums yung isang Pilipino din na nadakip is nagdala daw ng tibod or banga na naglalaman ng jewelry gold bars na sinlaki ng posporo at saka coins tapos nilibing daw doon sa old na old na tugas. So yun ang i-vlog ko guys. Papakita ko sa inyo yung tugas is north tapos south yung trabaho namin. Yung unang nagtrabaho naka nakaputol ng tugas doon is naka may pako daw o lansang. Yung lansang naka doon nakapako doon sa panort ng harap yung dulo niya. Tapos yung ulo ng pako is naka south. So yung hukay namin is south 36 meters. So abangan niyo yun guys ang vlog ko kasi makita niyo yun kung paano ko binasa. So abangan niyo connected talaga sa trabaho namin. So mayroon kayong makuha doon na idea kung paano. So exit na tayo guys. So salamat sa inyo. Isan mo ako ka. So mayang gabi po Sir Sir Xiaoying Tan. So salamat. So pasensya na kung hindi mo makuha yung ano. Sinasabi ko. Pasensya na sir. Iyan nyo sa susunod. Try natin mag live din. Kung mayroon tayong time. Kasi nga medyo na ako na antok ngayon. Pero bigyan ko lang ng halaga yung ano. So sir paano? Salamat. So exit na ko, bye-bye sa inyo.